Good morning. So ito ang ating mga colonies, stingless bee colony. So ayan, ganyan sila. Ngayon, medyo mahirap makita ang loob ng mga boxes kapag sila ay nakaganyan. So hindi natin sila ma-monitor kung ano na ba ang nangyayari sa loob. Kaya ang ginawa ko, nagbili ako nitong ito. Ayan. So kumuha ako nito, ginawa ko lang siyang square plastic cover. Tapos so yung plastic cover na ilalagay ko lang diyan. Ayan. So meron na ditong plastic cover. Ang nangyayari kapag walang plastic cover tapos lagi natin siyang binubuksan, nadi-disturb yung vis. Pero kapag ganito, ayan, ilagyan natin ng plastic. Kahit everyday buksan natin, hindi sila magagambala. At the same time ay makikita natin yung loob. Pwede natin siyang i-check kung marami na ba siyang laman, kung meron na ba siyang mga honey, meron na bang pollen. So ayan. Ito, yan yung mga honey pot at pollen pot. Ayun o, may bees na pumasok. So ang tawag nila dyan ay mga honey jar, kung yan ay lalagyan ng honey. Yan ay kapag puno na, ay isisild na yan ng bees, kagaya nito. Ayan, ito may parte dito ng mga puno na. Ito hindi pa siya puno. So kapag napuno na yan, isisild na nila. Ang species na ito ng stingless bee ay munggo-munggo. Yan. Sa experience ko dito sa amin sa farm, ang munggo-munggo ay konti lang siyang maghani. Hindi siya kagaya ng biroy. Ayan o. Ayan ang kanyang brood. Mga brood nila yan. Ayan. So ang pollen, yung mga dilaw na yon, yung nandoon na makulay dilaw. Ayun o, yung bees may kilik-kilik pa. Yung daladala niya ay pollen. Pero pag yung honey, dahil galing siya sa nectar ng bulaklak, isusuka nila yan. So dito, sa stingless bee, sa biroy, sa munggo-munggo na ito, merong separation na nangyari. No? Nandito yung kanyang honey, tapos ang pollen, ayun, yung kulay dilaw na yun. So, nandun ang kanyang pollen, tapos nandito yung kanyang honey. Itong munggo-munggo ay friendly. So, hindi sila kagaya ng biroy na medyo aggressive. Ito ay mababait. No? Mababait sila, hindi kagaya ng isa. So, ito yung ginawa natin, ilalagyan natin siya ng plastic cover. Maglalagay tayo dito sa ating mga colonies ng mga plastic cover. Ayan. Para madali nating ma-monitor at makita natin. So, if ever na magkakaroon tayo ng mga bisita, so, pwede nilang masilayan yung mga loob ng boxes na hindi tayo gumagamit ng smoker. So, kahit tatanggal lang natin yung mga takip, tapos ayan. So, makikita natin yung loob. Yun lang. Salamat.